HCB Day! Welcome to our HCB video today. At the topic po natin ngayon ay the BIR attempts business closure of the Megaworld business, the publicly listed company. So, kalat na po ito sa internet at sa mga news media. So, nabalitaan nyo na po, pag-usapan po natin yung issue, ano ba yung nangyari, at ano ba yung legal basis na ginawang basihan ng Bureau of Internal Revenue para ipa-close yung Megaworld business. Okay? So, for clarification po, the Bureau of Internal Revenue merely attempted. Okay? Nag-attempt lang ang BIR to close the business of the Megaworld Corporation. So, meaning to say, hindi na ipa-close actually ng BIR yung business ng Megaworld Corporation. Okay? So, na-attempt lang. Okay? So, paano natin nasabi na, ito po yung example ng business closure at yun po ay offline candado or okay. At makikita niyo po itong mga sample photos na to sa BIR website. Galing po ito sa BIR website for our sample para meron lang kayong reference kung ano ba yung business closure na pinag-aaralan natin dito. Okay? So, ito yung kumalat na BIR media advisory para sa attempt to close the business of the Megaworld Corporation. Okay? So, basahin po natin siya. So, Republic of the Philippines, yung kanyang heading, Department of Finance, Bureau of Internal Revenue, galing siya sa Revenue Region Number 8B, South NCR. I think address niya. So, BIR Media Advisory. 4. The News Manager, Station Manager, Editor, Chief Photographer. Request for media coverage. So, nagre-request yung BIR sa mga taga-media for media coverage. What? Issuance of closure order against Megaworld Corporation. So, pag na-issuan po ng closure order, offline candado po yun. Ito po yung example ng offline candado. May libre ka ng tarpaulin, may libre ka pang kandado, pero hindi ibibigay sa'yo yung susi. Okay, ito po yung closure natin binabanggit dito. Then, time 7:30 in the morning, Wednesday, May 18, 2022, where Dennis Uptown Parade, 9 Avenue, Bonifacio, Global City. Attendees, Deputy Commissioner Arnel S. D. Gobala, Regional Director Eduardo L. Pagulayan Jr., and all concerned RR8B South NCR officials, contact person. So, ito yung naging issue ngayon. So, nag-attempt ang BIR to close the business of Megaworld Corporation. Okay? So, ang nangyari dito, hindi siya natuloy. Hindi siya natuloy kasi kinabukasan, nakipag-usap yung representative ng Megaworld sa representative ng BIR Revenue Region para to settle the issue. But the settlement is not under the table. The settlement is the representative from the Megaworld said they will comply in the audit. Okay? They will comply in the audit. Okay? So, ito naman yung naging news press release ni Regional Director Pagulayan ng Revenue Region Number 8B. Okay, basahin po natin siya para mas malinawan tayo ano ba yung cause o sanhi ng attempt ng Revenue Region Number 8B ng Bureau of Internal Revenue to close the business of Megaworld Corporation. To hindi nga kasi natuloy. So, the BIR, press release, Megaworld. Pero this press release is not posted on the BIR website. So, galing lang po ito sa source natin sa internet, sa Facebook, if I'm not mistaken. So, dinownload lang natin siya. The BIR Revenue Region Number 8B, South NCR, conveys its position that it has jurisdiction. Okay, over the such enforcement activity as supported by the Revenue Special Order signed by the Commissioner of Internal Revenue. So, first paragraph, sinasabi ni Revenue Region Number 8B through Regional Director na they have the jurisdiction to enforce the activity. And what is that activity? Yung audit at yung closure order. And through Revenue Special Order daw or RSO signed by the Commissioner of Internal Revenue. Pero kung mapapansin niyo po, yung Revenue Special Order is not disclosed or is not available to public through the BIR website. So, tingnan nyo po sa BIR website, wala po yung Revenue Special Order doon. However, you may request this copy through Electronic Freedom of Information from the BIR para for our reference. We will request this later.
ng second paragraph, the investigation involves the verification of taxes on one-time transactions or audit on the sale / transfer of properties by Megaworld. Although Megaworld is considered a large taxpayer under the jurisdiction of the Large Taxpayer Service, BIR National Office, Audit falls under the jurisdiction of the BIR Regional Offices since the situs of taxation, of sale, transfer, and other disposition of real properties is where the property is located. So, nag-aagawan ng jurisdiction ngayon. Yung Revenue Region Number 8B, tsaka yung Large Taxpayer, since it is clearly stated in this press release that Megaworld Corporation is under the jurisdiction of Large Taxpayer Service. Ito naman yung pinoprotest ng Megaworld. Why they refuse to the audit of the Revenue Region Number 8B? The Megaworld Corporation is under the jurisdiction of Large Taxpayer Service. So the Revenue Region Number 8B, NCR, South NCR has no jurisdiction over the Megaworld. Kaya nire-refuse ni Megaworld yung audit ni Revenue Region Number 8 para i-audit yung i-verify yung taxes sa one-time transactions arising from sale or transfer of properties. Furthermore, the said properties being subjected into investigation are located within the premises of Taguig City, which clearly falls within the jurisdiction of the said BIR regional office and not with a Large Taxpayer Service. Okay? At first instance, eto maganda, yung second to the last paragraph. At first instance, Megaworld refused to comply with the BIR audit. So yun ang naging cause kung bakit si BIR Revenue Region Number 8B South NCR through Regional Director Eduardo L. Pagulayan Jr. attempted to close the business of the Megaworld Corporation because the Megaworld Corporation daw refused to comply with the BIR audit. Sino ba nag-audit dito? Ito si Revenue Region Number 8B South NCR. So, bakit nire-refuse ni Megaworld Corporation yung audit ni Revenue Region Number 8B, South NCR? It is because of the jurisdiction issue. Sabi nga dito, ang Megaworld Corporation is under the jurisdiction of Large Taxpayer Service. Therefore, it is only the Large Taxpayer Service who can only audit the Megaworld Corporation. Okay? Pero nga si Revenue Region 8B, ini-insist niya under Revenue Special Order naman. Okay? The BIR Regional Office, however, found that the said corporation failed in its compliance and reportorial requirements under the tax code. Failure to comply, ito yung magandang sentence pang i-highlight. Failure to comply with the said requirements is a ground for closure. Pag-uusapan natin yan. Okay? Last Wednesday, it was resolved that Megaworld will now comply with the audit. So, will now comply with the audit kasi nag-usap yung representative ng Megaworld tsaka representative ng Revenue Region Number 8B na the Megaworld will now comply with the BIR audit. So therefore, the attempt of closure of the business of the Megaworld announced by media advisory na pahinto. Hence, closure was set aside. Now, investigation is ongoing. So pag-usapan naman po natin, kasi ang issue natin dito, closure of business at valid ba or void yung attempt to close the business of Megaworld Corporation simply because of failure to comply with the BIR audit. Okay? So, pagbabasihan po natin dyan is whether or not the taxpayer is a candidate for the closure of business, makikita po natin yan sa section 115 ng ating tax code. So, malinaw na sinabi ni Regional Director na failure to comply with the said requirement is a ground for foreclosure. And sabi niya, Megaworld refused to comply with the BIR audit. And the said corporation failed in its compliance and reportorial requirements under the tax code. Pero hindi niya specify ano yung failure na yun. Kasi marami tayong failure eh. Failure to file tax return. Failure to record our business transactions in our books of accounts on time. Failure to pay our taxes on time. Failure to submit the annual inventory list on time. Failure to pay the annual registration fee on time. Di ba ang daming failure? So we must specify what are those failures
on the part of the taxpayer in order to subject the taxpayer under business closure. At makikita pa natin yung legal basis na yan sa section 115 ng ating tax code. Ito yung section 115. Okay, basahin po natin. Basahin po natin yan. Kaya po mababasa nyo sa left side ko. At sabi naman po sa section 115, power of the commissioner to suspend the business operation of a taxpayer, yun yung business closure under upland candado. The commissioner or his authorized representative is hereby empowered to suspend the business operations and temporarily close. Ito yung gagawin sana kay Megaworld. Temporarily close the business establishment of any person for any of the following violations. So, ano yung violations? In case of VAT registered person, malamang si Megaworld is a VAT registered taxpayer. Number one, failure to issue receipts or invoices. So, kung VAT registered taxpayer ka, hindi ka nag-i-issue ng official receipt or sales invoice sa customers mo, candidate ka for closure of business. Number two, failure to file a value-added tax return as required under Section 114 of the Tax Code. Hindi niya sinabing failure to pay. Ang sinabi niya, failure to file. Okay? Failure to file a value-added tax return as required under Section 114. Ito yung mga VAT registrable na taxpayer na candidate na pala sila mag-VAT. Na-exceed na nila sa 3 million yung kanilang VAT threshold annually. Annual gross sales or receipts. Pero hindi pa sila nag-register ng VAT. Hindi pa sila nag-update na kanilang registration. Therefore, hindi pa sila nagpa-file na kanilang VAT returns. You are a candidate now sa upland candado. Okay? Temporary closure of your business. Or kaya yung mga taxpayer na makakalimutin o inasa sa bookkeeper, inasa sa accounting firm, inasa sa auditing firm, o sino accountant, o sino man yan, pero hindi na-file. Sino nga yung nangahabulin ng BIR? Taxpayer, malamang. Hindi bookkeeper, hindi accountant, hindi accounting firm, hindi auditing firm, hindi lawyer. Taxpayer pa rin. Number three, understatement of taxable sales or receipts by 30% or more of his correct taxable sales or receipts for the taxable quarter. So, pwede kayo mag-understate hanggang 29%. Hindi kayo candidate doon, pero joke lang yun, ha? Joke lang yun. Pero pwede understatement ang taxable sales nyo receipts by 30% or more, kayo ay candidate na sa upland candado. Letter B, failure of any person to register as required under Section 236. Itong letter B, applicable to sa lahat. Kaya kung hindi nakaregister yung business mo, whether micro, small, or medium yan, or even large, candidate ka rin sa business closure ng BIR. Pero hindi naman kaagad-agad doon na dumidiretso ng closure order. Hindi siya dumidiretso kaagad ng closure order by failing to issue OR or sales invoice, ipapaklose ka kaagad. Failing to file your VAT returns, ipapaklose ka kaagad. Understatement of your taxable sales by 30% or more, ipapaklose ka kaagad. May BIR media advisory kaagad. Hindi ka lang nakapag-register ng business mo, ipapaklose ka kaagad. No, meron po tayong tinatawag na administrative due process. At yung due process na po yun ay inilagay sa Revenue Memorandum Order Number 3, Series of 2009. 2009 pa po yan, pero hindi pa siya na-amendahan. Okay, matagal na po yan. Okay? So, ang sinabi dito sa procedure, yung due process natin sa closing ng business ng isang taxpayer ay dadaan muna dito sa yan. Bibigyan ka muna ng 48-hour notice. Okay? Makakatanggap ka ng first notice, matatanggap mo sa BIR, papunta yan sa closure order, 48-hour notice muna. Papa-explain sa'yo, under oath, ibig sabihin naka-notary, why no temporary closure of your business shall be made by the BIR. So, you're gonna explain that in writing under oath. Okay? Tapos, mabibigyan ka ng 5-day VAT compliance notice. Within 5 days, dapat makapag-comply ka na dito. Okay? Tapos, saka ka palang bibigyan ng closure order. Okay? Based dun sa nababasa nating news on the internet, ang ibinigay lang kay Megaworld Corporation ay letter of authority. Hindi siya nabigyan ng 48-hour notice. Walang 5-day VAT compliance notice. Binigyan lang siya ng LOA. Tapos diretso ng closure order. Tama po ba yung ginawa ni Bureau of Internal Revenue through Revenue Region Number 8B, South NCR?
So the answer is no, because the due process in the closure of the business of any taxpayer, whether large man yan or non-large, eh dapat dadaan muna sa 48-hour notice. Okay? The 48-hour notice muna, then may 5-day VAT compliance notice. And then kapag di ka nakapag-comply sa dalawang notices na yon, bibigyan ka ng closure order. Doon ka pala may issue ng closure order to temporarily close your business. Hindi siya shortcut na LOA, tapos shortcut o mag-jump ng closure order simply because a taxpayer refused to comply with a BIR audit. Wala pong legal basis yon na simply because the taxpayer failed to comply with the BIR tax audit by not submitting his or her or its books of accounts and other accounting records, ay pwede mo na ipasara yung business establishments. Wala pong ganun. Tapos yung sinasabi niya dito na failure to comply with the said requirements is a ground for closure, specifically the requirements or the instances or causes kung paano ka, kung bakit ka mapapasara, bakit mapapasara yung business mo through upland candado under section 115 ng ating tax code, ay ito lang. Bali, apat lang yan. Failure to issue OR or SI, failure to file VAT return, understatement of your taxable sales or receipts by 30% or more, tapos failure to register. Wala din yung failure to comply with the BIR tax audit. Okay? So, nililinaw natin to. Kasi ikaw, baka ma-audit ka, ma-issuean ka ng LOA, tapos nabalitaan mo si Megaworld, in-audit, tapos diniretso sa closure of business, attempt, through issuance of the BIR media advisory, simply because Media World Corporation failed to comply with the BIR tax audit. What if ikaw na mas mababa? Ito si Megaworld, ito ikaw. Mas mababa yung business mo, ibig sabihin small, maliit. Tapos ina-audit ka ng RDO ng BIR to revenue region pa rin. Nag-audit si RDO. Okay? Yung revenue, mga revenue officer under RDO tsaka group supervisor under RDO. Tapos sinabi sa'yo, pag hindi ka nag-comply sa LOA, papasara ka namin. Mali po yun. Okay? So, mali po yung issue na if the taxpayer failed to comply with the BIR tax audit, ay mapapasara na yung kanyang business establishment. Wala pong ganun dito sa section 115 ng ating tax code. So, hindi po natin sa sinisiraan ng BIR, Revenue Region Number 8B, kundi nililinaw lang natin yung issue. Kasi ang issue, hindi nag-comply si Megaworld Corporation sa BIR tax audit hindi siya nag-submit ng books of accounts and other accounting records, hindi siya nagpa-open ng books of accounts. Binigyan siya ng LOA, pero hindi siya nag-submit ng mga books of accounts and other accounting records. Sabi nga ni Megaworld, under kami ng jurisdiction ni large taxpayer. So ang ginawa ni Revenue Region Number 8, in order to insist the submission of the books of accounts and other accounting records by Megaworld to BIR, Revenue Region, nag-issue ng BIR media advisory para ipa-close. Mali po yan. Okay? 48-hour notice muna, 5-day VAT compliance notice, bago yan closure order. Actually, meron pang isang document before the 48-hour notice. And that is the mission order. And the mission order mandates the revenue officer to conduct surveillance against the taxpayer, whether covert or overt surveillance yon. So, mission order muna, 48-hour notice, 5-day VAT compliance notice, bago closure order. Mali yung ginawa, again, yung Revenue Region Number 8B ng LOA, and then the taxpayer failed to comply with the BIR tax audit sa pamamagitan ng hindi pag-submit ng books of accounts and other accounting records, nag-issue sila ng BIR media advisory for the closure of that business. Mali po yun. So, tandaan nyo po, mag-aral po tayo kasi baka gamitin po yan ng mga abusive revenue officers and employees of the any offices of the BIR, takutin yung taxpayer at para lang mangikil or mag-extort sa ating mga taxpayer. Okay? So, mas maganda na alam natin yung tama kaysa hindi. Tapos, ang DOE pumasok sa eksena, pinatigil niya yung revenue special order kasi meron na kasi yung mga kanya-kanyang mga function ang revenue official and employee through revenue administrative order yun or RAO. Okay? Ngayon, tiniwis ang yung RAO,
Ang nag-i-issue noon, si Department of Finance Secretary. Binibigyan niya ng function bawat isa. Yung revenue officer ng RDO, ikaw, ito. Ito yung function mo, regional director. Ito yung function mo. Ayan, dinedelegate ni commissioner yung kanyang function under our tax code sa iba't ibang revenue officers ng BIR because hindi niya kayang gawin yan na mag-isa. Ngayon, ang pumipirma nun, si, ang nag-a-approve si Department of Finance Secretary. Recommending approval si Commissioner of Internal Revenue through Revenue Administrative Order. Pero ang ginagawa ni CIR, tinitwist niya through Revenue Special Order, yung RSO. Binibigyan ni CIR yung ibang revenue officer ng ibang function not found in the Revenue Administrative Order. So nalaman ngayon na Department of Finance Secretary yung senaryo, ang ginawa niya, kinansila niya or pinatigil niya yung operation or field audit, any field audit or activity or through issuance of law or mission order ng BIR under Revenue Special Order. So nag-issue si DOF ng memorandum doon or order and again, hindi pa siya available sa website ng Department of Finance pero nag-request na tayo ng copy through Electronic Freedom of Information for our reference. And once we get the copy, we will share that with you on our Facebook page, Accounting Tutorial Center, para meron tayong reference, okay? So, bottom line, the attempt of closure of business of Megaworld Corporation through simply because the Megaworld Corporation failed to comply with the BIR tax audit is not a ground for closure of business. Okay? Even if Megaworld Corporation committed one of the violations enumerated under Section 115 ng ating tax code, meron tayong tinatawag na administrative due process dyan under Revenue Memorandum Order Number 3, Series of 2009. And that is 48-hour notice muna to give the taxpayer an opportunity to explain why the business of the taxpayer should not be closed with the BIR. And that explanation should be under oath, ibig sabihin naka-notaryo. Tapos bibigyan ng 5-day VAT compliance notice para i-comply mo yung dapat i-comply mo. Tapos, bago ka bigyan ng closure order pag hindi mo na-comply. So, if you failed to comply with the 48-hour notice and 5-day VAT compliance notice, doon ka palang bibigyan ng closure order. And the closure order, once you comply in the your violation in the closure order, mag-issue yung BIR ng lifting of closure order. Ibig sabihin, bubuksan na yung office, pwede ka na mag-operate. Okay? So, hindi pwede shumortcut ang BIR, any BIR offices, from LOA to closure order. Simply because the taxpayer refused to comply with the BIR tax audit. Later, sa iba nating ATC video, we will explain what are the remedies of the BIR just in case the taxpayer failed to comply with the BIR tax audit through LOA. Okay? Explain natin yung separately para di masyadong mahaba dito. Problem solved. So, sa mga nakikinig ngayon, sa mga nag-aaral ngayon sa ating topic na BIR, Megaworld Corporation, isa lang po yung ating lesson ngayon. The failure of the taxpayer to comply with the BIR tax audit is not a ground for business closure. Tandaan niyo po yan. Okay? Kasi baka gamitin po yung issue na to sa inyo, na-audit kayo, at sabihin ipapaklose yung business niyo kasi hindi kayo nagko-comply sa BIR tax audit. In order to, maybe, not always the time naman in order to extort sa inyo. Okay? So balitaan niyo pa, may mga lumalabas ng balita na na-entrap ng NBI yung mga revenue officers assigned in the BIR tax audit. Kasi ginagawa yan ng ibang revenue officers, yung LOA na yan, ginagawa nilang kasangkapan yan para mang-extort sa isang taxpayer through audit. Tandaan niyo po yan. Okay, mas maganda na may alam kaysa wala. So, let's avoid the penalty, lalong-lalong ng closure of business by educating ourselves, wala nang iba. At yung ating mga samot-saring violations through letters from the BIR informing us of our violations and the recommendation for the payment of the penalty. Huwag na po nating hintayin yon, tayo na po mismo mag-correct. Kung hindi registered yung business nyo, i-register nyo. Kung hindi kayo nag-i-issue ng resibo, mag-issue kayo. Kung hindi kayo nakapag-file ng VAT return, mag-file kayo. Kung hindi nyo nabayaran, bayaran nyo. Ganun lang kasimple, di ba? Mali yung tax or VAT returns nyo, VAT returns, ha? Mali. I-amend nyo para maging correct. Ganun lang kasimple para hindi tayo pumasok doon sa selection criteria ng Section 115
para maging candidate tayo sa BIR tax audit. Okay? So, and the fear na nararamdaman natin sa BIR, katulad nito, na-audit kayo, tapos naisipin nyo, baka ipa-close na yung business nyo, lalo na kung malaking business nyo, malaking pinuhunan nyo, di ba? Hindi ka agad-agad pwede i-close yan. Okay? Kasi meron tayong, again, administrative due process sa closure or suspension of the business operations of a taxpayer under po ng Section 115 and Revenue Memorandum Order Number 3 Series of 2009. Mag-aral po tayo, okay? Para hindi po tayo lagi na lang ginagawang basang sisiw ng iba. And subscribe now if you're watching us on our YouTube channel. Please do not forget to subscribe now and hit the notification bell for future updates para sa mga ganitong klase nating video na very helpful sa inyong business. Okay? Kung nagustuhan niyo yung ating video, please like. If not, okay lang po. And tell us kung bakit hindi niyo nagustuhan. And kung naunawaan niyo yung ating topic, please comment yes in the comment section para alam namin kung tama ba or maganda or eksakto or na-deliver namin ng maayos yung message namin ngayon sa inyo. Okay? And this is our YouTube channel, Accounting Tutorial Center. Kung napansin nyo, marami tayong mga free, katulad nito, free HTC videos. Pero meron din po tayong mga members-only videos. Meron tayong mga members-only videos, yan. Meron na po tayong membership on our YouTube channel. Ayan po, click nyo na po yung join button sa ating YouTube channel. Or dito sa video na pinapanood nyo, meron tayong join button sa baba on our YouTube channel. Yan po ay ating RWB membership natin. Meron po tayong 3 kinds of membership. We have silver, gold, and diamond. Silver po natin is 199 pesos per month. Gold natin is 499 per month. And diamond po natin is 1,499 pesos per month. Yung silver po natin is entitled po kayo sa exclusive reply to your comments, questions, and inquiries on our YouTube channel and our Facebook page. So, napansin niyo po yung mga inquiries, questions, or comments on our YouTube channel, hindi po natin siya sinasagot unless you are our member, whether silver, gold, or diamond. And kung ayaw nyo naman mabasa ng ibang tao, yung comment nyo kasi sensitive dito sa YouTube channel, pwede nyo pong isend yung question nyo sa ating Facebook page, Accounting Tutorial Center, private message po yun, dalawa lang po, tayo lang po makakabasa nun. Okay? And for the gold membership, you are entitled to exclusive reply to your comments, questions, and inquiries, plus exclusive access to our members-only videos. So, yung mga members-only videos po natin dito sa ating YouTube channel, mga members-only, exclusive lang po yan para sa mga gold and diamond members. Pero hindi po yan makaka-access yung silver. Okay? Kung gusto po ng silver, mag-gold po siya, tsaka mag-diamond, para po entitled siya sa access sa members-only videos natin sa ating YouTube channel. Marami po tayong mga helpful videos dyan on our YouTube channel na para lang sa mga gold and diamond members natin. Exclusive content siya. Okay? So, per month naman po yan, 199 for silver per month, gold 499 per month, diamond 1,499 per month. At pwede nyo pa i-cancel anytime yan. At the same time, you are giving us your support, financially speaking, by making these videos which are very helpful sa inyong business. Sa Diamond members naman, you are entitled to exclusive reply to your comments, questions, or inquiries on our YouTube channel and Facebook page, exclusive access to our members-only videos in our YouTube channel, and exclusive consultation like call, text, and email. Kung gusto niyo po ng call consultation, tawag kasi masyadong mahaba yung question nyo, pwede naman po yung basta you are Diamond member natin, 1,499 per month. Okay? Click nyo na po yung join button at piliin nyo lang po whether silver, gold, or diamond yung inyong membership. And once you are become our member, panag-comment po kayo sa ating YouTube channel, meron po yung mga badge. Ayun, mga meaning badge. Mga meaning badge po nakatabi sa pangalan nyo, ibig sabihin member po namin kayo. Tapos may mga special emoji tayo dyan, mga meaning emoji, na pwede nyo gamitin sa comment nyo on our YouTube channel. Okay? So, ito po yung mga sample nating question. And if you want to learn more about our, yan, BIR Tax Audit, meron po tayong RWB book. How to record your business transaction, how to make your financial statement, how to handle your own tax audit, yan, katulad nyan.
Meron po kami mga hard copy RWB book with exclusive HSC videos. Yung mga videos ng libro natin, available lang siya sa Vimeo. Exclusive content natin siya to explain and discuss the content of our RWB book. Hindi siya available sa YouTube. Iba sa YouTube. Sa YouTube para sa mga members natin yon on our YouTube channel. Pero yung videos ng ating RWB book, available siya sa Vimeo, separate content siya, exclusive lang sa mga RWB book owners natin. Para explain natin yung contents ng ating RWB book. Para mas matuto kayo sa bookkeeping, tax compliance, tax audit, financial statements, yan. Send na po kayo ng inquiries on our Facebook page. We will send you the details about our RWB books. Visit us on our Facebook page for more details po. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. Again, comment yes in the comment section para malaman namin kung naintindihan nyo ba yung ating topic ngayon o hindi. My name is Mark Lord ng Bumagat, your RWB teacher, na lagi po nagsasabing, be educated po and you will be empowered. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa mga other videos natin. Bye-bye!